Sobra nakakaawa ang batang to, ang dami niyang sakit at meron pa siyang kidney at liver problem. Sa previous video natin, sinabi ko na sa inyo na kailangan talaga nating dalhin agad sa vet itong isang puppy na kakukuha lang natin. Kasi galing na rin nga mismo sa kinuhanan natin sa kanila, talagang mahina nga daw kumain ng batang to at parang may mali daw talaga sa kanya. Actually, bago natin siya kuhanin, nadala na rin nga siya sa vet dahil meron na rin nga siyang something sa paa niya, parang yung mga katikati. Tapos sabi pa nga nung pinagbilhan natin, talagang sa pulay napakahina rin nga daw kumain ng batang to. Alam naman natin kapag ganun, ibig sabihin may something talaga sa kanya. Iba kasi talaga kapag puppy pa tapos super hina kumain, usually kasi talaga palaging ganado ang mga yan. Kasama rin nga pala natin ngayon si Mazda, pero syempre andito siya sa harap since kailangan nga isolated pa rin yung dalawa since hindi pa rin talaga natin alam kung may sakit ba sila or kung nakakaawa ba yung mga sakit nila kung meron na. Si Mazda naman kailangan nga rin natin siyang pavaksinan ngayon, kaya kasama rin nga siya pagdadala dito sa vet. Tatlo rin nga sila magkakasama ngayon kasi tatlo rin nga ang patuturukan natin at tigi-isa nga silang puppy na hawak papasok sa loob ng vet today. Diyos ko, dito pa lang kabado na nga kami kasi siyempre hindi talaga din namin alam kung ano ba yung magiging result at kung ano ba yung mga makikita dito sa isang puppy. Napag-isip-isip na rin nga pala namin guys yung mga magiging pangalan nila, kaya naman sasabihin ko na rin sa inyo ngayon ang mga names nila. Dito nga muna tayo sa chocolate puppy na to. Siya muna yung nandyan sa table pero hindi pa siya yung unang check upin guys. Pero bilang masigla nga siya at masayahin rin, ang papangalan natin sa kanya ay Sassy. Kailangan rin kasi guys ay letter S yung umpisa ng names nila at feel ko bagay na bagay rin naman sa kanya ang Sassy, diba? Etong isang to, malakas rin naman siyang kumain tapos masigla rin nga at mapaglaro din ang bata. Anyways, inuna rin naman nila muna na itingnan nga itong si Mazda. Syempre, alam nyo naman noon talagang ginamot pa natin to. Kasi itong si Mazda nga nagka-ear mite siya tapos may problema rin nga siya sa dugo pero super konti lang talaga at super mild lang at actually ngayon magaling na rin nga. At dahil nga magaling na siya, ngayon nga pwede nang ituloy yung pagtuturok ng vaccine niya, kaya nga dinala natin siya dito ngayon para maturukan siya. Habang tinuturukan nga ang Mazda natin, waiting nga itong dalawang to, tapos alam nyo ba guys, itong isang to, kaya rin natin napansin na may mali sa kanya dahil sobra talaga siya magluha at magmuta. Nakikita mo rin kasi talaga sa mata, lalo na nga sa mga Siberian Husky na hindi naman talaga masyadong irritable yung mga mata nila. Possible rin kasi talaga na kapag ang Husky nagluluka or nagkakaroon ng muta-muta, ibig sabihin may nararamdaman talaga sila. Tingnan nyo itong si Sassy, wala nga siya kahit konting luha or kahit konting muta, habang itong isa basang-basa lagi yung kanyang pinakamata at daanan ng luha. Yun rin kasi talaga madalas yung tinitingnan namin, lalo na nga sa mga puppies kasi ang mga puppies talaga very sensitive yung mga yan. Very fragile nga since nag-uumpisa pa lang yung mga vaccines nila, kaya madali lang din talaga silang kapitan ng mga sakit. Tapos ang mga puppies adventurous rin nga sila, kaya talagang kung ano-anong kinukulit nila kahit yung mga madudumi. Anyways, dito nga after i-check si Mazda, okay na rin nga daw siya, kaya ayan, diretso vaccine na rin nga siya. In fairness naman, kahit sobrang likot ng batang to, palagi behave naman siya dito sa vet ngayon. Sunod naman na nilang tinignan na itong isang batang to na si Sassy, na tingnan nyo parang medyo takot pa nga kapag nilagay sa table. Pero normal din naman yan kasi ang ibang puppy talaga or ibang mga doggies, kapag hindi sila sanay na nilalagay sa medyo mataas, ganyan talaga yung reaction nila. Medyo takot sila. Since syempre, ramdam nga nila kapag nasa mataas na area sila. Anyways, unang ang ginawa kay Sassy, kinuhanan nga muna siya ng sample at dyan nga siya kinuhanan sa may puwet niya. So ngayon nga, ang goal talaga natin ay makita natin kung ano bang problema ng mga to or kahit yung isang puppy lang or kung may problema ba at all. Para nga syempre, magamot natin kung meron man para lumaki naman sila ng healthy at masigla. Kaya nga ngayon, iba't ibang tests yung gagawin sa kanila at iba't ibang samples rin yung kukunin sa kanila. Ito rin nga yung nakita sa sample na nakuha sa puwet ni Sassy guys. Ayan, puro itlog po yan guys ng worms at hindi basta worms. Ayon kasi kay Doc, itong mga itlog nga daw nito ay itlog ng Toxocaria canis na worm. Sobrang tindi rin nga daw guys ng worm na yun at nakukuha talaga siya mostly sa CR or sa mga maduduming lugar. Lalong lalo na nga sa CR guys dahil minsan may mga nasa stock na tubig doon tapos naiinom nga daw ng ating mga fur babies at doon ang gagaling yan. Anyways, dahil nakitaan nga siya ng ganong klaseng mga worms or mga itlog ng worms, kinuhanan na rin nga siya ng blood para i-test i-CBC at syempre ipa-blood chem. Habang pinaprocess yung blood niya, eto namang isang batang to ang isinala. Mapapansin nyo rin nga sa kanya guys na sobrang matamlay talaga siya at palagi lang siyang nakahiga at natutulog. Pero syempre, bibigay ko na rin sa inyo ang pangalan na napili namin sa kanya, which is Shakira! O diba, very cute naman ang pangalan niya, bagay na bagay naman sa kanya. Anyways, balik tayo sa video. Etong si Shakira, mas madaming tests
yung kukuhanin natin sa kanya or gagawin natin sa kanya ngayon. Pero syempre, kinuhanan na rin nga siya ng sample sa puwet dyan para i-test rin dahil yung kapatid nga niya ay meron nga nung sinabi ko na worm or yung itlog-itlog ng worms. Dito naman kay Shakira guys, ang damakmak na itlog ng Toxocara canis ang nakita natin. Diyos ko, kawawa naman ang bata. Eh, biruin nyo, sobrang liit pa niya. Ganyan na agad yung mga klase ng worms na naninirahan sa kanya. Kita nyo rin nga dito habang kinukuha nga siya ng dugo. Very tamlay rin nga talaga siya. Kinuhanan rin nga siya ng dugo dyan para ipa-CBC at ipa-blood cam. Yun nga lang talaga guys, mas maraming tusok ang nagawa dito kay Shakira. Tingnan nyo naman ang face ng batang cute. O, diba? Ang laki na talaga ng mata niya dyan since hindi siya makapaniwala na tutusukan na naman siya. Yes ko guys, awang-awa na si na mother nung time na yan dyan sa bata kasi nga pangalawang tusok at hindi lang pangalawa guys, pangatlo pa talaga. Natusukan pa rin talaga siya dyan sa kanyang pinakapaa sa likod. O, diba? Ang bata kawawa. Pero sabi nga ni mother ngayon lang daw to, konting tiis lang para sa kanya din naman daw lahat ng ginagawa natin. Ito naman na naging result guys ng kanyang blood samples, mamaya sasabihin ko sa inyo. Pero dyan nga kita nyo, ginamitan rin dyan ang blade. Kasi nga nabanggit ko sa inyo, meron nga siyang katikati sa paa tapos pinadugo nga yan tapos kinuhanan ng sample para makita natin kung ano bang meron dyan. Pero sabi nga ni Doc, yan daw ay dahil lang ng fungi at mapapagaling rin naman daw natin yan. Ito naman guys, ang result ng kanyang blood chem. So mataas daw ang kanyang glucose at cholesterol. Ayan, medyo mahirap nang banggitin yung iba guys, kaya nalang bahalang tumingin dyan sa pic na nilagay ko dyan sa screen. Pero kidding aside guys, kawawa rin talaga itong si Shakira or si Samara since yung pangalan niya talaga noon is Samara. Kasi nga sabi guys ni Doc, meron nga daw siyang kidney and liver problem dahil sa malnutrition. Nagkaroon rin nga siya guys ng malnutrition dahil naman ang mga bulate na nasa tiyan niya since matindi nga yung mga bulate na yun. Yun nga talaga yung pinakapunot dulo ng lahat at yun din talaga yung dahilan kung bakit hindi rin siya talaga nakakakain ng maayos. Kung bakit lagi siyang matamlay, lagi lang siya nakahiga, natutulog at lasa kabilang sulo. Sobrang gan rin nga niya guys since yung kapatid niya nasa 5 kilo mahigit na tapos siya nasa 3 kilos lang. Siyempre, hindi na natatapos yung mga tests para kay Shakira. Kinuhanan pa rin nga siya ng iba't iba pang sample pati na rin nga dito sa kanyang mata o yung kanyang pinakamuta. Tinest nga natin siya sa parvo, sa distemper, lahat talaga guys ng tests na pwedeng gawin sa kanya, pinagawa talaga natin. Tingnan nyo nga, sobrang napagod rin talaga ang bata, sobrang kawawa siya. Imagine nyo, nakatulog na siya dyan sa ibabaw. Pero hinayaan na rin naman muna natin siya para nga makapagpahinga rin nga siya since ang dami rin niyang ginawang test sa kanya. Tapos isa pa nga, mahina rin talaga siya dahil nga sa kung ano-anong sakit na nakita sa kanya. Diyos ko guys, kahit ako mangyayak-ngayak ako habang ginagawa tong video na to kasi hindi ko talaga ini-expect yung mga nakita sa kanya. Lalong-lalo na nga dito guys, nung matapos yung 4-way test na ginawa sa kanya, ayan guys yung nakita. Negative naman siya sa parvo, negative rin naman siya sa distemper, pero positive siya sa Georgia. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko guys, pero yung Georgia para siyang amoeba sa tao. Nakukuha nga daw yun sa maduming tubig or sa maduming environment. Posible nga daw kasi talaga na nakainom nga or nakahimod ng maduming tubig ang batang ito. At yun rin nga ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng mga matitinding worms sa kanyang katawan. Anyways, after noon, umuwi na rin naman tayo tapos binigyan na rin nga siya ng mga gamot na kailangan niyang inumin syempre. Kailangan pa rin talaga natin ang gamutan para kay Shakira tapos si Sassy naman, okay naman siya at very mild lang nga yung problema sa kanyang blood. Okay, mag-alagay sa update ko na lang kayo sa